guys! Welcome to my channel, Jen's Garden and Home Living. I hope you are all doing well and safe. Alam ko na these past few days, sobrang nakakapag-worry. Bukod sa dumadaming cases ng COVID-19, ilang bagyo rin po ang dumaan sa atin. And etong recently lang si Bagyong Rolly, sobrang lakas. Actually, nung sinushoot ko yung isa kong video, kasalukuyan na pumapagaspas si Bagyong Rolly. So, the storm didn't stop us from, of course, doing our vlog. So, before we start with our topic today, if you are not yet subscribed to my channel, please subscribe Jen's Garden and Home Living. And give it a thumbs up. Turn on your notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong uploads. Okay? So for today's video, what I will be sharing with you is tips for succulent beginners. So, ang dami-dami ngayon nahihilig sa succulents. And of course, you know, the pandemic calls for it. I know that there's a lot of plantitos, plantitas, marami nang nahihilig sa halaman. And ang dami-daming gustong maghalaman, kaya lang minsan kulang sila sa space, ang liit-liit ng space nila. So, they are choosing yung mga maliliit na plants. Ito na ngayon yung mga pumipili or nag-start with succulents and cactus kasi sila yung mga maliliit lang na halaman na pwede nilang ilagay sa bahay nila. So, parang minsan, parang they find them cute, they find it pretty, they like the colors, they like the thorns of the cactus. So, minsan, parang yun yung nakakahiligan nila. Kaya lang, marami silang mga nagiging mistakes. Those are the same mistakes na nagawa ko nung nagsisimula pa lang din akong mag-succulent. So, I started with my succulent journey, I would say, in 2018. So, I think that's 2 years ago. Nag-start ako kasi nung nadalaw ako sa Quezon City Circle. So, nakita ko tong parang succulent store doon na ang gaganda, makulay, and then at the same time, parang ang cute-cute nila. Kasi since maliit nga lang yung space ko, wala talaga akong masasabing garden. Sabi ko, eto na lang yung aking gagawing halaman. So, bumili ako. At that time, by the way, the prices of cactus and succulents are very, very low. Very, very affordable. Nabili ko pa yon sila dati ng 3 for 100. Yun yung mga common succulents. And when I was a beginner, I don't know which is common, which is uncommon. At hindi ko alam kung ano yung mga klase ng mga variety, mga ID, or yung mga klase, different types ng cactus and succulents. So, this video is intended for beginners sa mga succulents and cactus. Kasi ang dami-dami kong nababasa ngayon sa mga Facebook groups, ang dami kong nababasa sa social media na nalulungkot sila pag kami mga succulents sila na namamatay, lalo na they spend so much, you know, money for those plants and yet hindi sila nagiging successful. So, I created this video as a guide for beginners and dun sa mga gustong mag-start with succulents pero hindi alam ang gagawin. So, I will share with you the tips and I will share with you the lessons that I've learned and yung mga mistakes ko para hindi nyo sila gawin, guys, and hindi maging sayang yung mga succulents na mga bibili ninyo. So, number one tip is for you to visit garden centers na nagbebenta ng succulent. Kung halimbawa, medyo malayo kayo sa mga
grower ng succulents or mga garden center na nagbebenta ng succulents, you can also buy online. So I will share with you later kung paano natin naalagaan ang bagong succulents na galing sa garden center and yung iba naman na binili natin online. Pero ang gusto ko munang unang i-share sa inyo is magsimula tayo sa mga succulents or cactus na mura. Kasi ang dami-dami ngayon mga succulents na sobrang mamahal. Especially, we want the colorful ones. Lalo na yung mga succulents from South Korea. They're very colorful. They're very pretty. Kaya lang, sobrang mahal din nila. And for those, I don't suggest them for beginners. Kasi, again, if you are a beginner, syempre gusto nyo munang i-check kung kaya na ba natin silang buhayin, kaya ba natin silang alagaan, hindi ba sila mamamatay while we are taking care of them. So, kailangan muna mag-start tayo sa mga common and madaling alagaan na succulents. So, meron ding, since maraming types, maraming varieties ang succulents, I suggest for you to do a research and get information about the different types of succulents. Kasi may mga mas madaling alagaan versus yung mas mahirap alagaan. Again, kung halimbawa man, mamatay siya, since common siya and mura siya, hindi masyadong masakit sa bulsa. Or I would say, hindi masakit sa puso dahil nasayang yung pinambili natin. And by the way, kung namatayan kayo, don't be disheartened, guys. Hindi ibig sabihin na namatayan kayo ng succulent, parang sabi niya, parang ayaw niya na, parang, ay, hindi ako nakakabuhay ng ganyan. So, that's wrong. So, kung talagang you wanted to really grow or take care of succulents as your plant, then I think you just have to learn how to take care of them. Huwag tayong ma-dishearten pag namamatayan. And by the way, guys, kahit yung mga ilang taon nang nag-aalaga ng succulents, namamatayan pa rin naman sila. Kasi meron pa rin mga different factors na pwedeng mamatay ang isang succulent. Minsan, bigla-bigla, alimbawa, ngayong araw na to, okay na okay naman siya. And then the following day, nakita mo, wow, parang naglagas na lahat ng dahon, or nangitim na, or nag-yellow na lahat. Nangyayari po talaga yon. At hindi yun maiiwasan. Minsan, different factors will affect them. Either underwatering, overwatering, karamihan overwatering, and then minsan mga pests, minsan yung temperature, yung humidity, all of that, light exposure could affect, you know, the growth of your succulents. So, that's the first tip, is to start with the ones na mura para hindi masakit sa bangs pagka namatay. Okay. Next one, yung sinabi ko, saan ba natin sila bibilin? So, kung meron kayong chance na makavisit sa garden center na nagbebenta ng mga succulents, so far, ang mabibili nyo doon is yung mga naka-nursery bag, yung nasa black na plastic. Or yung iba nasa plastic container din, pero yung mga usual na mga container na pinaglalagyan pag binibenta sa mga garden center. Katulad nito. Ito siya. Ganyan siya nung binili ko tong plant na to, naka-nursery bag pa. So, karamihan ng mga succulents dito sa Philippines, ang talagang source nila is from Benguet. Benguet. So, kasi doon, malamig at the same time, kumbaga maganda yung klima, yung hangin. Pero pag nilipat na siya dito sa lowlands, importante na i-adapt natin yung plants dito sa lowlands. Again, dito sa lowland, mahumid. Hindi masyadong mahangin, mainit, at the same time, yung lupa iba. So, di ba sa garden center, yung mga usual na mga soil na nandun, sa Benguet kasi they could use loam soil actually. Or I would say yung mga regular soil na ginagamit nila for succulents. Sa Benguet, nag-work yon kasi since mahangin doon, windy, they have a very good temperature, nag-thrive yung plants doon sa klase ng soil na yon kasi because of the temperature. Pero dito sa lowlands, kung halimbawa sa lowlands natin siya dadalin,
kailangan nating palitan yung soil na yon. So that's one of the biggest mistake ng mga beginner. Ako, nagawa ko yon. Nung una, akala ko okay, nabili ko siya in a nursery bag, tinanggal ko lang yung plastic, I kept the soil, and niripat ko lang siya sa bagong pot. And then, yun na yun. And then eventually, mga after a day or two, or mga 1 week, patay na yung succulents ko. So, yun pala yun. Kailangan natin siyang ilipat sa soil mix na para talaga sa cactus at saka succulents. So, ano ba dapat yung soil mix na gagamitin natin for cactus and succulents? So, cactus and succulents needs to have a fast draining soil. So, when we say fast draining soil, ito yung tinatawag nilang 70% pumice or yung maliliit na parang gamunggo or kahit mas maliit, basta it's a pumice or pumice and 30% soil. Some mga soil mix nilalagyan nila ng konting kukupit. And by the way, kailangan dry na dry siya pagka niripat na natin. So, ito yung sample ng ating soil mix for CNS. Kung makikita ninyo, gritty siya. It's a gritty soil kasi, again, 70% niyan ay yung pumice or yung pumice. Alright. So, yun ay yung soil mix. Pag galing siya sa nursery bag, so, tatanggalin natin lahat ng soil. So, meron akong video, guys, na nagripat ako ng succulent nang kagagaling lang sa nursery bag. So, check out the link below. Ililink ko dito yung link ng video kung paano iripat yung mga kagagaling lang sa garden center or yung mga nasa nursery bag. So, as long as the soil is dry nung tinanggal natin, as in dapat matanggal natin lahat yung soil, matira lang yung roots, kapag kaganon, pwede na natin silang i-repot directly. Basta tuyo yung plant. Pero kung nung tinanggal natin siya dun sa nursery bag, nakita natin na sobrang basa nung soil. Kasi minsan basa talaga. Like, as in makikita nyo na super moist yung soil. Yun, kailangan muna natin siyang i-air dry bago natin siya i-repot. So, ang ginagawa po ng iba, hinuhugasan muna yung mga roots. We have to wash off the roots para free of the soil na or any contaminants kung meron man. And then they will air dry it for a day or two. So, hindi naman kailangan sobrang matagal. Basta natuyo lang siya. And then, iripat na natin siya using the CNS soil mix. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga premix. So, meron naman nabibili online. So, Masitera is one of the suppliers that I get from kung mga soil mix na kailangan ko for cactus and succulents. Plant Culture PH also sells their own cultured soil mix for cactus and succulents. So, meron din actually mga iba pang mga sellers online na they create their own soil mix. Basta, ang importante, it's fast draining. Kasi, usually naman, kung sino man yung mga gumagawa ng mga soil mixes na binibenta nila, they know na ang requirement for cactus and succulents is 70% pumice and 30% soil. Okay? So, that's for the soil. So, that's for the succulents na galing sa mga nursery. Now, if you bought it online and the plants are not in nursery bag, therefore, yung iba kasi, like, halimbawa, kung bibili ka straight from Benguet or to other sellers na malayo, tinatanggal talaga nila yung soil. So, what they do is, they clean up the succulents, they remove all the soil, they wash it off, they air dry it for 1 week, usually 1 week nila in-air dry, before they ship it. So, kapag siniship nila, binabalot nila sa tissue, kinocompact ng mga newspaper sa loob para hindi mauga, and then they ship it via LBC or other couriers. So, pagkagaling naman sa ganong, kumbaga plant mail, literal na plant mail kasi galing siya ng
LBC or ABEST or JNT or any other courier service, syempre i-unbox mo siya. Ang mangyari nun, medyo na-stress yung succulents. So kapag kaganon, kailangan muna natin silang ilagay in a place na tuyo, and huwag muna natin silang galawin para makapagpahinga before natin sila i-repot. For some people, they wash it with dietane or yung detane na tinatawag. Nabibili din yun actually sa Masetera. Some of the succulent growers, they use dietane. Yung iba naman parang ayaw nila kasi medyo, syempre, kahit paano chemical pa rin siya. Hindi naman siya actually required, but it helps kasi para lang free from any root rotting, contaminants, yung mga molds or fungus or anything na pwedeng pest na kumapit dun sa plants bago natin sila i-repot. So, ang ginagawa nila is binababad sa dietane. And ginawa ko rin yan actually guys for my first batch of succulents galing Benguet. I did that. So, binabad ko siya for 30 minutes to 1 hour. Before ko siya, tinanggal ko ulit siya sa dietane and then I placed it in a yung egg tray kasi maganda siya for air drying kasi papel siya. So, nag-absorb ng water yung paper, madadry siya. So, inantay ko siyang madry ng maigi bago ko siya nirepot. So, ganun usually pine-prepare yung mga succulents na galing sa Benguet or from a plant meal. So I will also link down below on how I repotted the succulents that I got from Benguet. So usually, pinagpapahinga ko talaga sila. And then there are some also nung mga sumunod ko ng mga batches, hindi ko na siya binabad sa detane. Bali, pinagpahinga ko lang siya, air dry ng 1 to 2 days, and then nirepot ko na siya. Kasi usually naman, kumbaga, yung mga sellers naman natin, marunong naman sila. Especially yung mga trusted nyo na. And by the way, meron din akong mga supplier review. Shinare ko din doon yung mga trusted suppliers ko ng succulents, just in case. And I love Farmers Cubao because in Farmers Cubao, they have a wide array of succulents and cactus if you want to visit there. Sa mga nandito sa Metro Manila. Okay. So that's for how you will prepare them or how you will repot pag mga bagong succulents either from a garden soil and from a nursery bag or from the plant meal. So another tip guys is doon sa watering. Watering ang usually nakakamatay ng succulents. Kasi syempre pagkabago tayong mga plant mom, parang feeling natin kailangan nila ng water. Pero again guys, succulents are naturally grown from the desert. Succulents and cactus are naturally grown from deserts. So, they only thrive dun sa mga hamog, mga mildew, pag umulan lang. So, hindi naman araw-araw umulan. Wala rin, kumbaga, parang schedule. They thrive on those. That's their natural environment. And ang properties ng succulents is kung makikita nyo, parang medyo mataba yung mga dahon nila. Dito sila nag-i-store ng water. So, dito pagka diniligan nyo sila, i-store nila yung water for their parang future na growth. Hindi nila kailangan na araw-araw or every 2 days, every 3 days. Actually, yung iba weekly, parang 1 to 2 weeks before nila i-water kasi depending on the succulent variety that you have. Ako, for instance, para sa akin nga, mas safe pa na lumagpas ako ng 1 week bago ko sila diligan. Kasi para mas sure ako na hindi ako nakamiss. But you can also set up your watering schedule. Kasi mas makakatulong din yon kung may watering schedule ka. Lalo na kung nakita mo na nakapag-adjust na sa iyong mga plants, okay pala sa kanila yung ganitong watering. Okay. So, na-mention natin about their natural habitat. So, since sa desert sila, kailangan nila ng araw. So,
hindi ito yung mga klase ng plants na pang indoor. Kung may nakikita man kayo guys na mga nag-aalaga ng cactus and succulents and they are keeping it indoors, siguro they are just keeping it indoors for just a period of probably 3 days to 1 week. Kasi anything more than that, and usually cactus ang kayang mag-thrive sa low light. Not necessarily low light, but indoor. Kasi medyo mas stronger yung kumbaga body ng cactus. Pero these are naturally, kumbaga parang kailangan nila ng light. Light exposure and sunlight. By the way, there are succulents and cactus, depending kung saan sila nasanay, pwede kaya nila ng direct sunlight. Pero for some, since iba na talaga yung sikat ng araw ngayon, sobrang tindi ng init, nasa sunburn din sila guys. So, kailangan filtered sun ang gamitin natin for them. So, what we usually use is yung plastic sheets or plastic UV sheets na tinatawag. Ito yung mga usual na ginagamit nila for greenhouses. So, yan yung kinabit ko dito. Or polycarbonate na roofing. Yun din yung gamit ko dito sa garden. Or yung net. Kasi yung mga yun guys, at least na-filter niya yung araw at hindi sila direktang tumatama sa mga succulents ninyo. So, at least yun, hindi sila masyadong ma-hurt. And they hate moisture. Siyempre, hindi natin maiwasan minsan mahamog. Okay lang yun kasi kung naaarawan sila at nahahanginan sila, by the way. So, maganda dapat yung air circulation kung saan nyo sila ilalagay. Yung iba na gusto nilang mag-alaga ng succulents and cactus inside the house, they use grow lights. So, meron tayong ito yung sample ng grow lights. Yan, ginagamit nila yan if they want the cactus and succulents to be inside the house. Kasi talagang yung iba, wala naman talaga kasing space or garden kung saan nila pwedeng ilabas for a sunlight para dun sa mga succulents nila. So, that's the only choice is for you to have grow lights inside para kahit papano, nakukuha nila yung enough light or parang tulad ng sun dun sa, by means of the grow light. And for some, dun naman sa mga area na medyo mahumid, masyado, laging, alam yun, iba kasi lalo na dito sa Manila, mahumid talaga yung temperature natin. Parang, alam mo yung feeling mong basa, parang ganun. Ang ginagawa ng iba, and ako, personally, ginagawa ko, nilalagyan, pinapahanginan ko rin ng electric fan. So, minsan, meron mga ganong moment, lalo na yung pagka sobrang ulan ng ulan. Lately, araw-araw umuulan, so parang kawawa sila, hindi ko na sila actually dinidiligan. I'm not watering them anymore, kasi baka mamaya, pag diniligan ko sila, lalong makasama. So, yun yung mga kailangan natin consider. Again guys, depending on where you will place these plants, naturally, they would love sun, but again, filtered sun or filtered sunlight. But if you will grow them indoors, then they need to be in grow lights para mag-grow sila.